Yo, what's up? Paka again, your service. Nishan, all around. Ngayon, bibigay ko tutorials paano mag-troubleshoot ng electric fan. Electric fan is common appliances sa atin, mga Pinoy. Kahit sa ang bahay yan, meron electric fan yan ngayon. Lalo ngayon, mainit. Bibigay ko ng tutorials paano mag-troubleshoot na ito sa electric fan. No, yung iba, para at least may kaalaman kayo, hindi kayo maloko ng gumagawa ng electric fan. Hindi kaya, kaya nyo mag-DIY din. Ngayon, una natin is, halimbawa, electric fan, problema ay ayaw umikot, ayaw umandar. First thing to do is check po natin yung windings o yung motor niya kung okay. Basically, ginagamitan ito ng tester. Gamit ka ng tester para malaman mo kung talaga may problema yung motor ng electric fan mo. So, tester, set po natin yan na dito po sa resistance. Sa resistance, set po natin na nasa resistance. Tapos end plug to end plug. Dapat may nababasang reading yan dyan. Pagka si-switch mo every time, number 1, number 2, number 3. So ngayon, halimbawa ito, so, yung select switch yan nasa taas. Itong model ng electric pa na to. Yan, switch mo yan, 1. Dapat yung tester mo is may resistance reading na kilo ohms. Ayan po, naka kilo ohms po. So basically 4.4, so mga 431 ohms ang reading. Pag switch ko na 2, yan, bababa po yan. Habang tumataas po, ano, pag high, ay mid po yan ngayon, number 2. Bababa po yung resistance. Yan, so 388 ohms. 4, ay 3 pala. O, yan. 342.4 ohms. So, sabihin is, good yung windings ng motor. Good po siya. Pero bakit hindi siya umiikot? Either may problema po yan sa bushing, sa shafting. Ngayon, paano mo matcheck yan? So, kailangan baklasin mo yan. Ito. Para malaman mo kung ano yung problema. Kung nasa bushing ba or nasa shafting. So, paano naman kung pagka dito pa lang, tinesteran mo na. Walang resistance na kukuha. Pag walang resistance po nakakuha, iniikot mo yan ng 1, 2, 3, wala talagang resistance. So, may problema yung windings ng motor. Pag ganun, lalo na pag bago pa yung motor, hindi pa nagagalaw, ay yung electric fan, hindi pa nagagalaw, meron po yung thermal fuse dito sa loob niyan. Inubuklas lang po yan. Meron isang windings yan. Yung windings
na papuntang plug o yung line niya. Bawa, eto line. Line side, dyan yung para dito sa plug. Nandiyan po yung thermal paste niyan. So, kinahalog at puputuli lang yung ibang ano. Mahanap mo na yan dyan, thermal paste. Yung iba, nirerekta po yan. Pag nirekta mo yan, tapos pag tinester mo, is good na. So, yun nga yung problema. Meron din yung iba kasi na motor na is putok na yung thermal paste tapos may putol pa sa loob yung ibang windings. So, basically, wala na po yun. Kailangan nyo pong iparewind. Meron din naman na good siya, pero mahina yung starting winding niya. Kumbaga, kahit buo yung capacitor mo, good yung capacitor mo, ayaw niya pa rin umikot. Muugong lang po siya pag kinapahan niyo. Muugong lang po yan. Maalatahan niyo po yan. Ginaganyan niyo, muugong lang. Either may problema po yan, yung starting winding, yung capacitor, shafting, or yung bushing. So, una tayo sa, dito muna balik tayo sa winding, motor windings ng electric pan. Yun nga po, pag buo itong tatlo, pag chinek po is buo naman yung tatlo, may problema po yung starting winding ng motor. Malalaman din po yan pag tinesteran po yan dito yung sa capacitor niya ng windings. Hindi na po siya aabot ng ohms. Ang reading po niya minsan is mega ohms. Mega ohms na. Ibig sabihin nun, may problema na yung motor mo. Ganun din po yan minsan dito sa speed niya sa 1, 2, 3. Kaka problema po yan. Pero pag tinesteran mo is merong resistance. Pero lagi mo titingnan yung resistance na yun is dapat naka-ohms yung reading. Pero pag nag-mega-ohms na yun, paano ba mag-mega-ohms? Siyempre. Sa mga hindi po technician, sa tester lang po yan, 9-10 mega-ohms. Pag mega-ohms yung reading, ibig sabihin, sira na po yung windings, yung motor windings. Ngayon, ginagawa po dyan is pinaparewind. Dadalhin mo dun sa mga shop ng mga nagbebenta ng mga electric fan parts. So, wali, meron na po silang gawa na, yung buo na, na nakarewind na. Ang dadalhin mo lang dun is yung bakal. Eto, yung bakal lang. Para palit bakal, then, ibibigay niya sa'yo, eto, bo. Yung price po niyan is nasa 180 palit bakal. Yun po siya. Yung mga wire po siya mahaba. Tapos, kung hindi mo kabisado yung mga tagging na ito, pwede nyo rin po itanong sa kanila. Pero ito, usually, ito. For capacitor, dalawa. Yung green line. Line side po yan. Tapos yun. 1, 2, 3. Or low, mid, high. Yan, balik tayo dito sa baba is buo yung winding. Bubuksan natin. Paano ba ito binubuksan sa loob? Ba? Pagbukas po niyan, ay, eto, meron pong Phillips screw yan dyan. Eto, siyempre, ang galing mo rito. Pero may ibang mga model na electric pan, is electro switch niya, is nandito. Pero eto, sa model to, nandito yung selector switch. Yun. O. Para matanggal mo to, angat mo dyan, kaya mong sungkit mo dyan. Minsan kasi pinapwersa ng iba, kaya na sisira po ito. Puputol.
Yan, pag natanggal mo yun, ugat mo yan. Tapos, remember, eto, tatanggalin mo rin to. Harap. May mga tornillo lang din po yan. Yun din dito. Pagpapalit ko ng motor, eto po, tinatanggal po yan. Apat. Yung screw. Ngayon, buo yung windings, pero pag pinapaha mo, sinaksak mo, umuugong lang, ay umikot. Next step mo is check you bushing. Ay, mali pala. So, yun nga, umuugong, ay umikot, check mo is yung capacitor. Capacitor muna, bago natin baklasin yung buo. Capacitor, baka may problema yung capacitor. Capacitor, bawa, eto. Siyempre, nakalagay dyan ni 1.5 microfarad. UF po yan, UF. Microfarad po ang tawag, ang basa po yan. Tetesteran rin po yan kung aabot pa ba ng 1.5 microfarad yung reading. Gumamit po kayo ng tester na merong capacitance reading. So, itong tester ko po is merong capacitance reading to. Set lang natin yan. So, yun po, capacitance reading po yan. So, ito, 1.5 microfarad. Dapat 1.5 microfarad. Lumalabas is 1.6. Okay lang po yan. Meron po talaga minsan sobra dyan. Meron minsan 1.4. Pero pagka yung capacitor mo is mga 0.5 na lang, ayaw na po niya, hindi na po yan kaya magpa-start ng motor. So minsan pag mga 0.7 o 0.8, halimbawa kasi 1.5 yung starting capacitor, pag 0.7, 0.6, nangyari niyan, mahina o mabagal yung ikot ng fan. Bagal po umikot to, kaya mahina ang buga ng hangin. Ngayon, kung buo po yung capacitor, is halimbawa 1.5 microfarad pa rin, or 1.2, 1.3, good pa yun, kaya pa magpa-start ng motor yun. Ngayon, sunod step is, check nga po yung bushing. Bushing, ito po. Nandito po yan, dito, saka meron din po yan sa harap. Ngayon, paano mag-check ng bushing? Unang ginagawa po dyan is yung shafting niya na ganyan, tapos tulad yan, pag malakas na yung uga, may tama na po yung bushing. Dapat po yan, hindi po yan gaano umahalog. Eto po, sobrang alog po yan. Kaya, yun po, hindi po siya iikot. Kasi pag once nagkaroon na ng kuryente yan, bigla po yung kakalang ganyan, ayaw na po umikot yan. So may tama po yan. Pero eto po, sira na po talaga ito. Galing po ito sa pinagpalitan ko. Eto po, malalaman nyo po yan. Ayan po, damage po yan dito. Ngayon, so confirm nyo yung bushing yung sira. Double check nyo rin yung shafting. Sa shafting, meron po yan dito. Pag eto, parang gumuguit-guit, tapos kinapa nyo ng kuko nyo, is parang magkakaroon ng tama. Papalitan na rin po yung shafting na yan. Ganun po. Parang yung mga groove-groove. Papalitan po yung shafting. Mura na naman po yung shafting, at saka yung bushing. Eto, nag-range to. Depende sa nagbibenta ng election parts. Eto, 10 piso. 20, 25 iba, yung tagahamang presyo. Ah, pala. Paano ba magpalit ng shafting? Shafting. Yung shafting po, paano magpalit na ito? Ilalagay lang po yan sa tubo. Ganyan. Then, papaluin po ito. Para bumaba yung shafting. So, ingat din po sa magpalo dito. Maganda maglagay ng sapin na kahoy. Para hindi po ma-deform yung babaw at hindi ka mahirapan, labas yan dito. Kasi minsan pag rekta,
Pag pinalo mo ng pinalo ng martilyo, lalapad to. Paglapad na ito, mahirapan ng lumabas. So, ang ginagawa po dyan, lapatan mo ng kahoy, saka mo paluin para swabe po yung paglaglag niya. Hindi ka mahirapan sa dulo. Yung pagpalit mo. So, ngayon po, pag napalitan mo na lahat, sure yun. Gagana. Gaganda ulit ang takbo ng inyong electric pan. Pero kung sabi niyang buo pa naman, wala po siyang groove, pag check nyo, is bushing lang. So, bushing lang palitan nyo. At least nakaka-save kayo. Pero yung iba kasi, ang ginagawa, lalo na sa mga electric pan parts, ang ginagawa nila, pag check pa lang, pag saksak, pag tester, buo yung motor. Halimbawa, buo yung motor, sira yung motor. So, ang gagawin, package, tatlo. Shafting, bushing, motor. So, magkano abutin yun? Nasa 450 po yan. Sa ibang electric pan na gumagawa ng electric pan, mas malaki po yung singil nila. Oh, saka isa pa, yung dito, sa electric pan, dito pala, sa electric pan, kaya po, motor winding ng electric pan, kaya po siya na susunog o bibigay yung fuse, dahil din po yan dito, sa shafting or sa bushing na tumigas na. Malalaman nyo po yan pag ano, bawa dito, iniikot nyo itong LC. Matigas ikutin. May problema po yan, yung dalawa na yan. Bushing o yung shafting. Pag matigas, bakit nasisira yung bushing? Bushing, nasisira po yan. Dahil po sa dumi, mga pasok po yan dyan, sumasama sa ikot. Hanggang sa nagkaroon na friction, yun. Nakakaroon na ng tama. At isa pa, yun nga po, isa pa, dapat po, lagi natin nililinisan yung ating electric pan. Tanggalin po natin to. Linisin. Tapos, minsan, ang gawin nyo, langis. Lagyan po ng langis. Yung dito po, may sisingitan nyo ng langis yan dyan. And then, dito sa harap, lagyan nyo ng langis para hindi po nagkakaroon ng tama yung shafting sa yung bushing. Yan po yun dyan sa loob. Pwede nyo pong patakan ng langis. Gamitin nyo po yung singer oil. Para at least, swabe po yung pag ginagawin nyo. Mahirapan. So, itong electric pan ko is kaka-repair ko lang po na ito. Motor po yung sigra. Then, yun nga, dahil tumigas din yun dito. Nagkatama yung bushing. So, yun lang po. Sana may natutunan kayo. Salamat.